na cite in contempt ng kamara ang mga opisyal ng Argo Storage at ang legal counsel nito matapos tumanggi na magbigay ng impormasyon sa isinasagawang investigasyon ng House Committee on Agriculture and Food sa issue ng pagmamanipula sa supply at presyo ng sibuyas at iba pang agriculture products. Sa moto proprio inquiry ng komite, nais malaman ng mga mambabatas ang listahan o kung sino-sino mga nag-iimbak ng sibuyas sa kanilang cold storage facility. Tumanggi ang mga nasabing opisyal na ibigay ang mga kinakailangang impormasyon dahil confidential umano ang mga detalye at nakalagay din nila ito sa service contract ng kanilang kumpanya at mga kliyente. Hindi naman ito tinanggap ng mga mambabatas lalo na't may ibang mga cold storage facility ang nakapagsumiti naman ng mga kinakailangang datos at impormasyon. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag ng mga mambabatas na sina Quezon 1st District Representative Wilfredo Mark Enberga at Cavite 4th District Representative Elpidio Barzaga Jr. The Chair cites the said people, Mr. Efren Zuleta Jr., John Patrick Sevilla, and Mr. The attorney, John Doe, to be named by Mr. Sevilla in contempt. Even if there is a provision in the service contract that it is confidential, that will not be binding on us. Otherwise, ang gagawin lang lahat ng dokumento, may confidentiality clause para hindi madala rin sa Kongreso. We cannot accept that. Kabilang sa mga pinatawan ng contempt sina John Patrick Sevilla, Operations Manager ng Argo, ang presidente nito na si Efren Zuleta Jr. at ang legal counsel na si John Ryan Cruz. Pinagpapaliwanag naman ng mga mambabatas ang Bureau of Land Industry kung bakit mayroong mga hindi accredited na cold storage facilities na hindi pa pinapasara. Isa na nga sa hindi accredited na cold storage facility ang Argo Trading. Pinagpapaliwanag naman ni Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo ang Bureau of Plant Industry o BPI kung bakit hindi pa pinapasara ang mga hindi accredited na cold storage facilities. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag. Kung ikaw ay not accredited at pinuntahan mo, ang dapat mong sabihin is sarado ka na kasi hindi ka compliant. So nakakapagtaka, nagpa-picture pa po kayo sa Argo. Hindi pa dapat pinasara nyo na po. Ayon naman kay BPI Director Glenn Panganiban, matagal na nilang sinasabihan ang nasabing kumpanya na magpa-accredit. We issued the show cost orders na po para po doon sa mga hindi pa ano talaga. Sa ngayon po siguro nag-ooperate pa. Ayon sa BPI, bukas naman sila na sundin ang rekomendasyon ng mga mambabatas na maipasara ang mga cold storage facility na hindi accredited.